Mabilis, maliksi at kayang pumukol sa tres. Yan ang sandata ng tinaguriang Brazilian Blur. Bagamat may skillset na isang starter, hindi kaila na mas epektibo si Leandro Barbosa off the bench. Bilang offensive spark sa second unit ng Phoenix noong 2000 era, bit-bit ni Leandro ang matinding energy at needed scoring punch para itulak ang kupunan manalo. In fact, siyang itinanghal na NBA Sixth Man noong 2007. That season, Barbosa averaged 18.1 points, 4 assists in 47.6% shooting. Nagtala ng 61 wins ang Suns at siya ang third leading scorer behind Amar'e Stoudemire and Steve Nash. Pero hindi niya rito nakamit ang inaasam na kampinato. Bumilang pa ng maraming taon bago niya ito nakuha sa kampo ng Warriors. Originally selected ng San Antonio Spurs si Barbosa noong 2003 draft, but his rights were acquired by the Suns sa isang trade na ang kapalit ay future protected first round draft pick. At 6'3 na may 6'10 wingspan, agad nagpakilala si Leandrino bilang isang combo guard. Barbosa started 46 out of 70 games on his rookie year, averaging almost 8 points per game. Sa kanyang ikalawang taon, pumasok sa eksena si Steve Nash para palitan ng nabakanting point guard slot ni Stephon Marbury. Lumiit palalo ang mga minuto ni Barbosa at tuluyang nabaon sa rotation nang mag-reshuffle lang Suns sa kanilang starting unit. Maganda naman ang naging resulta. Phoenix recorded 62 wins. Nash was hailed as the league MVP at umabot ang Suns sa Western Conference Finals. After a solid campaign sa 2004-2005 season, Phoenix had a wild off season. Malaking pagbabago ang naganap sa roster. Maraming nawala at kabilang rito ang dalawa sa top 5 scorers nila na sina Joe Johnson at Quentin Richardson. In return, nagdagdag naman sila ng suporta. Sa bagong ulmang grupo, mas malaki na ang naging role ni Leandro sa Phoenix. Lalo na nung madiskarel ang taon ni Amar'e sa isang season-ending injury. Barbosa immediately step up, nabigyan siya ng opportunity to play 28 minutes per game majority of the season. He comes off the bench playing as a two guard. Dito nagsimula na mapasama ang pangalan ni Barbosa sa six-man discussions. Although he had rough times dealing with injuries sa early part ng season, Leandro finished that year sa contribution na 13 points per game and was the leading scorer sa second unit as well. Fast forward sa taon kung saan siya ang kinilalang bilang sixth man, Barbosa proved that he is an elite scorer with a very unique skill set. Di naman ibibigay sa kanyang nickname na Brazilian Blur kung hindi hanep ang bilis niya sa hardcourt. Magaling mang iwan ang defender si Leandro. His ability to change pace and direction rapidly made him a legit offensive threat sa high-octane offense ng Suns noon. Swak ang laro ni Barbosa sa mga transition offense at fast break game style ng team. Swabbing layup drive finisher si Barbosa. Leandrino was one of the players before na explosive ang mga atake without actually dunking the ball. Yung tipong simpleng layup, ayos na. Although he can play at one, Leandro is not known for his passing game. Rather, mas nakafocus siya sa scoring game niya. Capable din in scoring beyond the arc at sa mga perimeter areas. He spent his first 7 years sa Phoenix. Bagamat isang beses lang siya naging sixth man, apat na beses naman laging nasa top 10 conversation ng naturang award si Leandro. He also played 2 seasons sa Toronto Raptors at may short stint din sa Indiana Pacers at Boston Celtics. 2013, nang magkaroon siya ng season-ending ACL injury. 2014 naman, nang ma-fracture ang kanyang kamay, causing him to miss the rest of the season as well. After these injury incidents, determined pa rin si Barbosa na makabalik muli galing injury. He used the 2014 offseason to recover from injury at dahil free agent na, kailangan niyang patunayan na handa na ang kanyang katawan sa paparating na season. Meanwhile, kasalukuyan naman nagkaroon ng pagbabago sa head coach ng Golden State. Steve Kerr was named the new head coach replacing Mark Jackson. Before becoming a coach, Steve spent 6 years sa front office ng Phoenix Suns from 2004 to 2010. On one of the interviews si Barbosa, naikwento niya na during the 2014 offseason, Brazil and USA had a basketball exhibition in preparation for the FIBA World Cup. Parte sa USA team na yon, sina Klay Thompson at Stephen Curry. After that scrimmage, tinawagan ni Steve Kerr si Klay kung kamusta ang laro ni Leandro during the exhibition. And Klay responded na mabilis pa rin ang Brazilian Blur. Pagkatapos ito, kinausap ni Steve si Barbosa kung gusto ba niyang maging parte ng Golden State Warriors roster. Pumayag si Leandro at napasama sa rotation ng kupunan at tulad ng nakasanayan, off the bench pa rin ang role ng veteran. Sa isang postgame interview during the season, lakas loob na binitawan ni Barbosa on national TV ang mga pahayag na magiging kampiyon ng Warriors sa taong yon. Definitely, we're gonna be championship. Thank you, Leandro. Awesome. All right. At yun na nga ang nangyari.
Sa sobrang kumpiyansa ni Barbosa sa grupo ay naiuwi nila ang NBA title. Ito rin ang nag-iisang singsing ni Barbosa sa kanyang 14 na taon sa liga. So yung palagay, may tuturing na bang si Leandro Barbosa ang best NBA player galing sa bansang Brazil? Kung hindi, sino ba ang karapat-dapat?